Alright, andito tayo ngayon sa North Orchard, sa aming Grand Open House. Ayun yung mga umattend natin, ano? Okay, so, ayun, papakita ko lang sa inyo yung mga nag-reserve dito sa North Orchard. So, first, ito sila. So, North Orchard, puntahan natin yung model unit. So, ayun yung ating model unit. Tapos, itong portion na ito is our commercial space. Commercial space natin to. Tapos, yung dito sa gilid, ito na yung ating residential space. So, ayun yung mga nag-reserve sa North Orchard natin. Today is March 21, Sunday, 2021. So, marami nag-reserve kasi merong additional na 40,000 discount sa kanilang down payment. So, ito sila tapos na magpa-reserve, kumakain na. Then yung ito naman sila. Tapos ito naman. North Orchard yan. North Orchard. Tapos ito din. Yung North Orchard. So, North Orchard, reservation sa North Orchard. Tapos ito din, North Orchard. Then ito naman sila is North Orchard. Okay, so yung iba nagpipingin na yan, sobrang dami nagpa-reserve dito sa North Orchard. Puntahan natin yung kanilang model unit. Ito yon yung front natin. Nagkasama na talaga siyang gate. Nagkasama na siyang gate. Itong fence, babaguhin yung fence kasi hindi nagustuhan ng developer yung fence niya. So, i-improve yung fence niya. Tapos, ito, ganito na siya. May kasama na siyang gate, may kasama na siyang fence. Then you still have space for your plants here on the front. Tapos, ito naman yung ating parking space. So, this parking space can accommodate 2-car garage. Then, if you have 1 car, pwede mo na rin gamitin siyang as your receiving area or additional room. Or, if you want to extend your kitchen here, dito sa portion na to, kasi may service area dyan, pwede rin naman. Then, itong space na to is your kitchen area. Hindi lang tapos, wala pa siyang tiles, no? Pero that is our kitchen area. Yun yung sinasabi ko sa inyo, that if you want to move your kitchen doon sa likod, pero bakbakin mo to. So, kayo na ang bahala mag-maximize, no, ng inyong bahay soon paglilipatan nyo na. Then, ito na yung pinaka-dining area natin. Tapos may mapapansin yung poste. So, itong poste na to pag-conventional, i-ano namin kung mawawala yung poste or ma-retain yung poste. Pero sa ngayon, yan, may poste siya. Tapos dito na lang siguro i-mount. Magpa-fabricate na lang kayo ng wall dito para paglalagyan ng inyong TV sa area na to. Kasi andyan yung ating living area. Tapos, malaki yung ating CR, no? Yan yung ating CR. Tapos sa CR natin, papalitan po namin ito ng kulay yung tiles. Pati na rin yung ating mga fixtures, yung water closet natin, yung ating lavatory, tapos yung ating toilet bowl. So papalitan natin yan, pati na rin yung ating shower area, pati yung tiles na din, papalitan din yan siya. So i-improve namin. So now, so
So itong ating hagdanan, yan, pwede ka dito mag, pwedeng may bumaba, pwedeng may umakyat. So, pwede siya two way kasi sobrang laki na hagdanan niya. Ngayon, unlike kasi sa ibang mga developer na maliliit na yung hagdanan, isang tao lang talaga makakadaan. Dito hindi po, dalawang tao makakadaan. So dito sa subdivision na to, sa bahay na to particularly, ito yung sinasabi ko sa inyo. Okay, iharap ko yung camera ko. Okay. Andito ako ngayon sa tayo. Yan. Yan yung aking salamin. Salamin ng bintana. Tapos, nasa gitna ako ng salamin ng bintana. Or more than 70. More than 50% I think. Tapos, iamat ko pa sa taas. Andun yung ating ceiling. Taas. So, ibig ko sabihin, sobrang taas po ng ating bubong, ng ating ceiling. No? Ayan po siya. Okay, kita niyo. So, dito, kanina, hanggang dito lang ako. Hanggang dito lang ako. Imagine that, hanggang dito lang yung, andito hanggang dito lang ako. Hanggang dito lang ako. Tapos, at dun pa sa taas, ayun, yung ating bubong. So imagine kung gaano kalaki o kung gaano kataas yung ating bubong from floor to ceiling. Bakit ko siya in-emphasize? Kasi yung mga bahay, karamihan sa mga bahay na tinatayo ay ang bubong from floor to ceiling nasa mga 2.4 meters. Eto more than 3 meters. Ganun kataas yung kanyang bubong. Ang maganda dyan, ang advantage kasi ng yan, hindi masyadong mainit pag andito ka sa inyong kwarto. Maaliwala siya. Ang pangalawang advantage is, pwede mo siyang gawing loft. Bed yung taas, dito sa baba, office mo, mini office mo, working space mo kung ikaw ay work from home. So yun yung pinaka the best. At hindi lang naman yan nag-iisa. Dito din sa pangalawang room. Sa pangalawang room, mas pinabongga. Mas maaliwalas kasi maraming bintana. Malalaking bintana. At the same time, ganun din. Ganun din yung haba niya ng kanyang height ng floor to ceiling. Mamaya i-discuss ko sa inyo yung total contract price. But sa mga buyer namin na 100,000 pataas yung inyong salary, pasok po kayo. Okay? If ang salary po natin is 80,000 and below, maghanap tayo ng co-borrower or tataasan lang natin yung down payment para ma-approve kayo sa bank financing. So, sa bank financing namin, meron kaming PNB, BPI, Veterans Bank, Robinson's Bank, Sterling Bank, tsaka RCBC Bank. Yan. So, may promo ngayon si Veterans Bank, 9% ka per annum, straight for 20 years. Kung magkano lang yung presyo ng bahay, let's say 3.8 million, lahat ng sumobrang payment mo, ibabalik sa'yo. So, with terms and conditions yun. Yun yung promo nila. Ibig sabihin, yung kikitain nila, ibabalik sa'yo after 20 years. As long as na nasunod mo yung kanilang terms and conditions sa kontrata. So, ayan ano, sobrang laki ng kanilang kwarto. So, susukatin natin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3 by 4 meters. Magmukha siyang maliwalas at malaki. Dahil nga, mas mataas yung ceiling niya. Okay, yan. Ngayon, ikot ko lang. Ito siya. So, ito yung ating common toilet and bath sa left side. So, meron siyang sliding window. Yung sliding window na yan, may space pa yan dito sa baba. Okay, ayan. So, andun yung ating service area. So, eto, additional space ito, if you want to move this window dito sa kabilang side, kung gusto nyong magkaroon ng balcony para magkaroon kayo ng access dito, yan, dito sa trellis na to, yan. Kung gusto mo magkaroon dyan ng balcony, pwede ka magbutas dito sa gilid para lahat may access. Common yung kanyang balcony. So yan, i-slab mo siya.
lang mo siya hanggang doon. Hanggang dyan. So, additional space. Yun pa yun. So, if you want to extend your rooms, ito, ma-extend mo yan, ma-extend mo siya. Tapos, magkaroon siya ng window. Extend natin yan, islab natin, tapos, islab mo siya papunta doon, hanggang doon sa kanyang trellis. So, additional space pa siya. So, ito naman yung ating toilet and bath sa second floor. Ganun din, papalitan lahat namin yung fixtures niya. Yung mula sa tiles, itong lavatory, yan, lavatory namin. Kasi yung lavatory na nailagay nila is, ano siya, medyo low end. So, kailangan i-upgrade namin. Punta tayo sa master's bedroom. Ang pinakamalaki nating room is itong master's bedroom. Ito siya. So, susukatan natin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. So, 5 by 4 meters. Ganun din, meron siyang provision sa mga aircon. Sliding window na din siya. Tapos, dito sa ating master's bedroom, yung ceiling niya, standard na yan. So, nasa mga 3 meters o 2.4 meters yung height ng ating master's bedroom. Ang mataas lang talaga na ceiling natin, itong dalawang room. So, pwede siyang i-loft yung dalawang room. Now, the price of this unit, or the lot area is 80 square meters. Minimum cut ng lot. Then, yung floor area niya is 112 square meters. It has 3 bedrooms, 2 toilet and bath, with tiles, with partition, with paint, with free fence, and free gate. Free transfer of title. Wala tayong transfer title cost. Meron lang tayo bank charges na itong bank charges na to pabayaran ng buyer natin sa banko. So, yun lang. 3.8 million, 383,000 yung down payment. Currently, we have 40,000 discount na ibabawas namin sa aming sa inyong down payment. So, magiging 348,000. Bawasan pa ng reservation na 20,000, 328,000. If you want to pay the 328,000, you can get additional 7% discount. So, kita mo, may discount ka na 40,000 sa promo discount. Kasi pag mag-down payment ka pa, ispat mo pa yung 348,000, you still get an additional 7% discount. So, 348,000 less 7%. Yun yung total down payment natin. Tapos, maghintay ka na lang ng 2 years maximum para makalipat kayo. So, bakit nga ba dito sa North Orchard sa Santa Maria, Bulacan? Bakit? Okay. First, itong aming North Orchard, Santa Maria, Bulacan offers complete amenities like swimming pool, clubhouse, basketball court, children's playground, jogging lanes, parks and playground, sports facilities, chapel, and a fish pond. So imagine that, living in a community that offers complete amenities that you don't need to go outside. Commercial? Okay. For commercial, maglalagay na rin po kami. Meron kaming commercial space sa harap ng subdivision, no? So sa mga buyer namin na mga may business, mas maganda kasi meron kaming commercial space sa harap ng aming project. So, ganun, kung meron kayong bibilin, andyan na rin sa labas. If you want to enjoy quality time of your children, your loved ones, andyan yung aming complete amenities. So, hindi mo na kailangan lumabas. First, okay? Then second, Santa Maria, North Orchard namin is 101% flood free. And that's guaranteed. Even before Undoy and Ulysses, wala. Hindi talaga siya binabaha. Okay. Number 3. Ang aming North Orchard subdivision is 40 minutes or 17 kilometers away going to New Bulacan International Airport. At
Around 30 to 40 minutes naman papuntang Quezon City via NLEX Road. So kung gusto mong pumunta ng Baguio, labas ka lang ng NLEX, papuntang Baguio. Kung gusto mo namang pumunta ng Tagaytay, labas ka lang ng NLEX, Skyway, andun ka na sa Tagaytay. So yun ang pinakamaganda sa kanyang, location. Location-wise, sorry. We consider this as prime location. Then, pang-apat is malapit siya sa mga malls. Less than 10 minutes, andyan ka na sa Walter Mart. Less than 10 minutes, andyan ka na sa Vista Mall, Santa Maria, Bulacan. Malapit din sa simbahan, public market, schools. So, andito na. Andito na lahat ng mga kinakailangan natin na mga major establishments. Okay? So, ayun, no? Ayun ang kinagandahan ng ating project. So, silipin ulit natin sila. Okay? So, ayun po yung gawa namin. Conventional. May bakal. Mamaya pupuntahan natin kung gaano kalalim yung kanyang mga poste. Tapos, gaano kalaki yung ginagamit nilang bakal para makasiguro tayo na, oh, okay, matibay yung binili naming bahay sa North Orchard. Hindi siya precast. Hindi siya tinipid. So, may quality siya. Puntahan natin. Okay. So, ito siya, no? Tignan natin. So, sa mga engineer nating mga buyer, makikita niya naman kung gaano kalaki to. Okay. So, ito, dadangkalin ko na lang. Ayan siya. 16 mm yung gamit nilang bakal. 2, 4, 6. So, sa ngayon, ang posting nakikita ko is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pa lang na poste yung nakikita ko. Pero, magkakaroon pa yan doon ng poste sa parking lot area. So, ayan siya. Malalalim po yung kanyang foundation. Tapos doon po yung ating doon po ilalagay yung ating bahay. So block 10. Sa ngayon ang for sale namin is block 20 and 21 sa bandang gitna. So ayun siya, no, nakita na namin sa inyo yung bakal na ginagamit nila. Tapos yung lalim, kung gaano kalalim ng mga foundation natin. Okay, so thank you so much for watching my video. Thank you.